생축하합니다. 예헤. 안 근데 사발 빼로 나밍 인섹토. 토잉스. 안녕. Hi everyone. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And for today's video, we are going to celebrate my father-in-law's birthday. Yay! Birthday ni Apogee today, kaya pupunta kami ngayon sa farm. Simple lang yung celebration kasi meron silang big party ni Omoni sa November. So, abangan nyo kung paano i-celebrate ang 70th birthday dito sa South Korea. Since traditional ang mga biyanan ko, lalo na si Apogee, sinusunod pa rin namin talaga yung nakagawian and kultura ng Koreans pagdating sa mga family events or occasions and celebrations. So yun, Tonerizen, special na din tayo sa farm today. Alam nyo, autumn na, ang bilis ng panahon talaga. Medyo bumaba na ang temperature dito ngayon sa South Korea. Pero mainit pa rin pagdating ng tanghali. Sa umaga and sa gabi, mafe-feel na talaga yung breezy wind. Let's go na. Nagagalit na si Alex. Nagmamadali na siya. Kaya Tonerizen, dyan lang kayo. Let's go! Kami sa farm, pero nag-grocery ang aking mga biyanan. Kaya mag-iikot-ikot muna kami ni Alex. Ang mga kids ayaw sumama. You say hi naman, Ina. Hi! Kumusta? Kayo? Where are we going? Heaven. Heaven? You go alone first. I'm gonna follow later. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng cosmos flowers na palaging nagbo-bloom in autumn. Ganda ng kulay, oh. These are cosmos flowers. Update ko na din kayo sa apples. Malalaki na! Lahat ng apple fruits ay pang autumn and winter apples. Yung summer apples na benta na ng mga biyanan ko. Kaya yung ibang puno, wala nang bunga. This is a mulberry plant. Wala na ding bunga yan. Maple tree na hindi pa nagbabago ang kulay. Maple trees pala kasi meron pang isa. If you could remember yung vlog ko sa Muju, diba meron kaming pinuntahan na wine cave, and nabanggit ko doon na meron ding tanim si Apogee na wild grapes. Meron pang naiwan. Parang typical na grapes lang din ang moru. Kasi kapag hindi pa ripe, green, and then kapag ripe na, nagiging purple. Pakita ko lang din sa inyo, pinapa-rent ni Apogee ang lugar na to. But my father-in-law decided na linisin na lahat ng mga nandito kasi iniisip niya na magpatayo ng business. From there, up to there, si Apogee ang may-ari. Pinapa-rent niya din yan. Maganda yung location kasi along the highway. So, pag nag-put up ng business, like coffee shop or theme cafe, baka mag-click. So, yun iniisip namin mag-asawa and ng sister-in-law ko para magamit namin yung lupa ni Apogee. Kay Apogee din yan. Sini-check lang ni Alex ang location. Actually, pati yun kay Apogee din. Dyan. Kayo, Tonerizens!
baka may businessman akong subscribers. Ano kaya magandang gawin sa lupa ni Apo G? Chestnut tree. Nahuhulog na lang yung bunga yan. We have to be careful kasi mas spike-spike to. May laman to sa loob. Oh! Okay. So, oh, diba? Nasa kalsada lang. Tadang! Meron na tayong chestnuts. Meron pa. Tadang! These are chestnuts. We decided na i-keep yung mga old trees dito sa farm kasi magagamit pa namin. Yun. Alam nyo ba, itong part na to, maraming mga tao ang nag-stop tapos namumulot ng mga bunga ng chestnuts. Ang tagapagmana, nag-iisip ko anong gagawin niya. Ilang taon na ding nagpa-planning si Alex. Sa sobrang lawak ng lupain ng mga biyanan ko, ang dami sana naming pwedeng magawang business. Kaya lang, syempre, hindi mo lang naman kailangan ng land or property. Kailangan mo din ng capital. Kailangan ng money. And hopefully, i-bless kami ni Lord ng capital. Praying for that and working hard for that. Nagtatanggal kami ng crown ng sili. This one. So this is how you do it. Kung kita naman ako, kaya sa pagkakamtiji. Oh, dapat okay, na. Yeah. Oh, okay, yan. Ha, kita naman ka. What we do, we help my in-laws with their business kasi nagsishare din sila ng blessings sa amin. And nakakatuwa, ang mga kids nagjo-join din, tumutulong, and in the return, binibigyan sila ng pocket money ng lolo at lola nila. Lalo na si Ijun, very happy na yan pag nakakita ng green na papel. After naming mag-pack ng sili, magpipick kami ng apples ni Alex. Early autumn apples kasi wala na kaming apples sa bahay. Mabilis naming napack yung mga sili kasi madami kaming nagtulong-tulong. Ang ganda sa farm pero ang daming insekto. Oy, red na ang apples dito. Wow! Dito sa kabilang part ng apple orchard, may mga red apples na pala. Buti na padaan kami dito. Toins! So, ganito ang mag-pick ng apples. Dapat may iwan tong, ano ba tawag dito? Nakakalimutan ko. Yan. Ano? Pang thumbnail. Wait lang. Wow! Ang laki, oh! Konti lang yung kakainin lang namin kasi pangbibenta pa muna. Kailangan mo ng business ang unahin. Let's go! Magbublow na ng candle niya si Abo G. Oh.
Malungkot na naman ang beshi nyo kasi aalis na ang mga apo niya. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Bye-bye. Kaya po si. We are already home. We came back early kasi si Ina merong date. Oh, date together with her girlfriends. Akala nyo may boyfriend na, no? Hindi pa siya allowed mag-boyfriend kasi 12 pa lang siya, magta-13 pa lang this October. And gumamit nga ng social media accounts, hindi pa namin pinapagyagan, boyfriend pa kaya. Wag muna, too early for love life, study muna. Share ko lang pala sa inyo, kanina bago kami umuwi, niyakap ko si Abu G. Tapos sinabi ko sa kanya na I wish him good health and long life. Na-touch naman siya. Kasi si Abu G gusto niya yun eh, na nilalambing ko siya. Pero hindi ko lang mapakita sa inyo sa vlog. Kasi parang private moment na lang din namin yun ang binan ko. Even si Omo niya, alam niya na-appreciate niya yun kapag humahawak ako sa braso niya or hinahag ko sila bago magpaalam or kapag may mga special occasions, naka-angkla ako, magbibigay ako ng regalo, something like that. Kasi hindi nakasanayan ng mga Koreans yung ganung custom eh. So kapag may skinship or if I show yung mga ganung gestures, na-appreciate nila and masaya ang puso nila. Lalo na si Abu G. Kasi very strict yung personality niya, pero soft yung heart niya pagdating sa amin and sa akin. Parang strict na tatay ang dating niyan sa akin. Kahit mag-nag siya sa akin, sabihan niya ako na mag-practice ako magluto. Lagi akong magtanong kay Omoni ng Korean food, Korean side dishes. Para matuto ako. Kahit sabihin niya na hindi masarap yung luto ko, syempre mahal ko pa rin si Abu Jin. I consider my in-laws as my parents dito sa Korea. Anyway, i-share ko lang lahat ng nauwi namin from my in-laws farm. Nagbigay si Omoni ng stew. Hindi ko na ipakita sa inyo. Tapos side dishes. Two kinds lang. Sabi ko, wag na siyang maggawa ng marami. Kasi si Alex, hindi naman madalas umuuwi dito sa bahay. Ito. Ituro ko sa inyo paano to gawin next time. Tapos ito rin yung cucumber naman. Konti lang ang inuwi namin. Kasi ayoko nang makaabala sa mga biyanan ko. Marami naman kaming pwedeng kainin pa. Bye-bye, Inaya! Conscious na din sa fashion. So yun, bye-bye! Love you! Bye-bye! Palagi kong hinahatid sa tour ang family ko. Bye, baby! Love you! Aray ko! Di ba nakaganyan ako kanina tapos na ginanito yung camera paglingo ko na nabangga ako dito na pagganan ako. Ano ba? Meron din akong nauwi na porns. Mga maliliit yung mais dito sa Korea eh. Tapos white. Ang ginagawa ko, alam nyo, Philippine style, pag bagong steam, nag-spread ako ng butter tapos nilalagyan ko ng cheese powder. Tapos yun na yung pinaka-merienda ko. Busog na busog ako. Tapos, konti lang yung piniko na apples talaga. Yung pangkain lang namin this week. Nakapagbigay na kasi ako sa mga co-teachers ko sa academy, sa Korean friend ko, and syempre sa mga Pinay friends ko. So, sa susunod na ulit. Tapos ito, napaka-sweet ni Omoni talaga. Ta-da! Meron siyang natanggap na crabs. We were supposed to eat this nung lunch time, pero naghanda na lang siya ng hongguksu. Hindi ko yung napakita kasi nagmamadali na si Omoni. Sabi niya, hindi daw maganda yung presentation ng pagkain, so wag ko nang ipakita. Pero yun yung kinain namin nung lunch. Ganyan yung itsura. So dahil alam ni Omoni na favorite ko ang crabs, ang dami niyang binigay. Ito oh. Alam niyo, extra love dahil in-steam niya na to, ipapainit ko na lang. Siyempre, napaka-sweet din ng sister-in-law ko kasi nag-bake siya ng bread for us.
Ito yan. Lagi yan. Yung sister-in-law ko kasi alam na mahilig sa tinapay ang mga bata. So, every time na pupunta kami sa farm, meron na siyang nakahanda na tinapay for us na iuuwi. Ito yan. Mulberry yung jam na nilagay niya. Tapos, custard naman tong isa. Maganda yung presentation nito kanina. Nilagay niya sa wooden board. Pero syempre, dahil iuwi namin, sabi ko i-plastic na lang niya. I am so grateful and blessed to have my Korean family talaga. Not because we always receive something from them, ha? Pero hindi ko talaga na-feel na iba yung treatment nila sa akin. Thank you so much! Sa lahat ng Tunerizens na bumati kay Abu G, sa lahat ng nagmamahal kay Abu G, and syempre kay Omoni, and sa buong pamilya namin dito sa Korea, maraming maraming salamat sa inyo, Tunerizens. Sana huwag kayong magsawang sumuporta and mahalin kami kasi mahal namin kayo, lalo na ako. Thank you so much to netizens. Before I end this video, sa mga daughter-in-laws na kagaya ko, lalong-lalo na sa may foreigner na asawa and nakatira sa ibang bansa, treat your parents-in-law well, do good, love them, understand them, and let's create a harmonious relationship together with our mga biyanan. Let's set an example sa mga anak natin. Later, maganda na nakikita nila kung gaano natin mahalin ang mga lolo't lola nila para ganun din yung gagawin nila in the future. So mag-outro na ako. Ang dami ko ng daldal. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Abangan nyo ang big day ng mga biyanan ko sa 70th birthday nila. Stay safe, everyone. Bye!